Nakakagimba na naman na balita mga netizens ang dapat nating tunghayan. Handa na ba kayong malaman at malinig? Sa kasalukuyan, patuloy na umuusbong ang mga balita at akusasyon na kinasasangkutan ni Vice President Sara Duterte hinggil sa alleged na panunuo sa mga tao. Ang mga pahayag na ito ay umabot sa publiko sa pamamagitan ng mga pahayag ni Gloria Mercado na dati ring pinatalsik ni VP Sara dahil sa kanyang pangungurakot na nagsasabing mayroong pruweba na si VP Sara ang nanunuhol ng mga tao. Sa kabila ng matinding mga akusasyon, maraming tao ang hindi agad naniwala at nagtanong sa kredibilidad ng mga pahayag, lalo isa nga ito sa mga kurakot. Ang panunuhol o bribery is isang seryosong akusasyon na nagdudulot ng masamang imahe hindi lamang sa mga individual, kundi pati na rin sa mga institusyon. Sa Pilipinas, ang mga ganitong isyu ay may malalim na ugat sa kultura ng pamahalaan at politika. Ang mga akusasyon labas sa mga mataas na opisyal, lalo na sa isang katulad ni VP Sara, ay maaaring magdulot ng pag-aalinlangan at pagkakaiba ng opinyon sa publiko. Si Gloria Mercado, isang personalidad na kilala sa kanyang mga controversial na pahayag, ay nabigay ng mga pahayag na nagsasaad ng pruweba laban kay VP Sara. Ayon sa kanya, ang mga tao ito ay maaaring magsibing batayan o papatunayan ang akusasyon ng panunuhol. Ngunit ang kanyang inilabas ay isang sobre lamang. Ngunit sa kabila ng kanyang mga pahayag, may mga tao na nagdududo sa kredibilidad ng kanyang mga sinasabi. Maraming mga netizen at tagasubaybay ang nagtatanong kung ano nga ba ang konkretong ebidensya na hawak ni Mercado at kung ito ay gawa-gawa lamang. Ang mga akusasyon ng panunuhol kay laban kay VP Sara ay isang seryosong isyu na nangangailangan ng masusing pagsusuri. Ang mga pahayag ni Gloria ay dapat na hindi na seryosohin. Ang ganitong issue ay dapat na pagtuunan ng pansin ng mga mamamayan, hindi lamang bilang bahagi ng kanila ang responsibilidad sa demokrasya, kundi bilang paghahanap sa katotohanan at katarungan. Oh, ilabas ko na. Ilalabas ko na. Narito ang ebidensya, oh. Ganyan po talaga yung eksena ng mga kababayan dito sa Kongreso sa pagtatarget nila kay VP Sara, mga kababayan. At ngayon, mayroon na po sila bagong ebidensya, mga kababayan, na nagdidiin daw sa kasong bribery. May bagong aligasyong bribery kay VP Sara Duterte, mga kababayan. At mayroon pa silang mahiwagang sobre, mahiwagang envelope, mga kababayan, na nagpapatunay daw na nambabribe daw si VP Inday. Smia. Manoorin po natin, ha? Last question, ma'am. At least, Mr. Chair, I would know that... Parang si Matubato rin, mga kababayan, napaiyak-iyak, ha? Nagdadrama. This president is watching us because she just had a press conference. Crayola. And she said that she's denying giving former Deputy Undersecretary Gloria Mercado 50,000 for 9 months. And the Vice President saying that Mercado was let go because she used DepEd to solicit donation from the private sector amounting to 16 million without her knowledge. Kurakot yan, mga kababayan, nung nagpakita ng envelope, sabi ni VP Inday, kaya nasibak. At ito naman ngayon, mga kababayan, ang ginagamit ng Kongreso para gawan ng kaso si VP Sara ng bribery. And she adds that she will provide the media with paper trail to back up her claim, describing Mercado as a disgruntled former DepEd official. Disgruntled DepEd official. Long history and long service to the Republic, 40 long years. Sabi nila, mga kababayan, 40 long years na parang ang introduction ng mga buhay, mga kababayan, sa haba ng serbisyo, meaning merong integrity. Smeo kayo dyan, ilang taon na kayo sa serbisyo? I think it's fair. Hindi ibig sabihin matagal ka na dyan, malinis ka na, ha? Kagaya ninyo, mga kongresista. Ilalabas ko na. Ito na talaga ang mga drama, talaga, mga kababayan, ng mga ungas, no? Ganyan. Mga ganyan. I-turn over ko na yun. Okay, ito na. The envelopes where the money was. Malay ba namin kung bumili ka lang ng envelope, binigyan ng pera dyan? Kuha po yung... Sige. It says home. Kahit pa isang sakong envelope ang dalhin mo dyan, so what? Malay ba namin kung gumawa ka dyan ng maraming envelope para ipalabas na binribe ka? Binigyan daw siya ng 50,000, mga kababayan. Kasi ang sakit naman noon. Tapos, sinibak ito ni Sara dahil nangurakot, mga kababayan. Tapos ngayon, nagdala ng envelope na may pera. Hindi pa daw ginastos. Gusto niyo? Trabahan kita. Tapos, tsura pa lang, ng Vice President. It's very painful. Mamilang taon na po kayo. I hope you don't mind. Oo. Gusto ko lang pong malaman kasi... Parang lukarit, mga kababayan, okay. No?
Sabi po ninyo, 40 years na po kayo in government. I'm 65, sir, but I... So when the time when you were appointed as a USEC, noong 2022 ba? 2022? How old were you at the time? I was 64. 64. I'm sure. Sinibak niya Inday. Sa edad din yung yan, after pagkatapos niyo pong pag-ingatan yung iyong pangalan for the... As if no, si Vice President hindi nag-ingat sa kanyang pangalan. Tingnan niyo mga kababayan, talagang obvious sa obvious sa itong Kongreso. 40 years? Yes, sir. So, okay, anyway. Mr. Chairman, si Paduano Alex Bungkayo Brigade. Mr. Chairman, dito po ako. Ay... Wala kaming pakipaduan, no? Congressman, wait, before I recognize Congressman Paduano, ma'am, I believe. See, with the indulgence of Congressman Asidre, ito ang gusto talaga ng mga buhaya, mga kababayan. Kaya pala ang sabi ni Trillanes, so kakasuhan daw ng ano, bribery si Sara. Ito pala, mga kababayan. Galing na naman ito sa kampo ni Trillanes. With a response, because I was trying to ask her about kung talagang bribery yan, pumunta kayo sa korte. Oh. Yun that the Vice President mentioned. Please respond with respect to the 16 million. 16 million. Oh. Yan, nasibak mga kababayan dahil... I would like to... Oh. What is 9 envelopes mga kababayan tapos laman 50,000 each. So almost 500,000. Tapos, sinibak ito ni Sara dahil kitaan ng anomalya. 16 million, mga kababayan, ang sabit. To respond to that because it's a press con. When I was called for by Yusek Solaika, he said, Yusek Mercado, you have to go because one, you have a teacher in your staff. But I explained to them that the teacher was a contract of services when I joined DepEd. And the teacher has a pending application in Cebu because he's from the Visayas. And while he was working with us, he qualified for the RQA. But then when he received his appointment as a teacher, it was already past the opening of the class. It was almost opening and the the teaching load was already apportioned. So I called the RD. I said, can I still keep him? Because he was working on the special hardship allowance, which is which was a program that BP Sara also wanted to improve because there's a new hardship allowance and we were just able to reduce the... Tandaan mo ha, sabi ni Sara, may paper trail siya. The hardship threshold from 0.37 to 0.33 and she wanted the basis... Diretsuhin mo na! ...for the giving of the hardship allowance, special dami pang sinasabi, hardship allowance, no? revisited. So that's why that boy, that boy. Guy was the one working on it. She so was the I one? Explained and I don't feel... at all na guilty ako dun sa sinabi niya. The second one is 16 million ang yan ang sagot din mo. Sulaika mentioned that I solicited from two agencies. Oh, siya pala ang nag-solicit mga kababayan. So I explained, walang ano ha ni Sara. Kaya sinibak eh that it was a program which our strand developed. There were two consultants from UNICEF who developed the app, and then we asked our external partnership office to look for external partners. Nahuli mga kababayan na nag-solicit ng 16 million na without the knowledge of VP Sara. Tapos ayan, si Sara ang binaliktad na nag-bribe daw sa kanya 50,000 each envelope na dala-dala niya. Who will be presenting the program because we developed the concept. It was DepEd Guru. It's her being able to contact the 980,000 teachers. Parang kahit na saan siya, pwede niyang makausap yung mga teachers. The second one was for us to do an electronic mode of the RQA. Parang there's no human intervention anymore. Everyone uploads the credential, even the computation of the teacher qualification is already on an Tingnan niyo mata mga kababayan. Wala na siyang human intervention. So that was the program. It wasn't us who choose who would be the partners who will be invited. It was the external partnership.
So we made a presentation to almost all the corporations, and then some of the corporations appreciated that it's a very important program. So some of them committed to buy, because what we did is we divided the total fund of 16 million into chewable chunks. Chewable chunks! Nom nom nom! Kinain! Nahuli! Sinibak! Tapos ngayon, nag-invento ng kaso kay Sara na bribery. So, if you're interested with this package, ito lang. Chewable pa? Yung manguya daw mga kababayan na, bakit chewable ang term mo? Because not everyone naman wanted to pay the 16 million. But there were two corporations who were willing to fund, because we wanted to put one in Mindanao, one in Visayas, and one in Luzon. So there were two who committed to fund the full package. Tapos, bakit ginawa niyo yan behind her nose, oh, ni Sarah? And that was those were the two corporations. Ikaw ba ang DepEd secretary? Corporations that Yusek Sulaika said, I solicited. So I explained properly. Nag-solicit siya, mga kababayan. Bawal yan. I did not solicit. There's no money involved there. These are... Not yet. Dahil nasa palpal ka eh. Equipments. Walang cash po doon. Alam nga, hindi bayaran. Equipment siya na ito turn over sa DepEd. So, I feel very sad. Bakit ka nasipa kung walang anomalya? The BP has not been appraised, as I explained it to her people, that we did not solicit. In fact, May aamin ba mga kababayan? The two corporations are willing to give an affidavit that I have no solicitation from them of 16 million. Dahil, hawak na ito lahat nila mga kababayan na kongreso ng ano. Natapag, wala nang takot ang mga ungasit mga kababayan na gagawa-gawa ng mga senaryo. So to reiterate, Mr. Chair Yusek, first, this was... Pero may apele si Sarah, paper trail siya. DepEd project. It's a DepEd project, second, yes. You did not do the solicitation yourself. This was managed by the external partnership. Pero may paper trail si Sarah sa iyo. Third, no cash donation. Not yet. Nahuli ka eh. It was ever made. Equipment was given to the department. So none of this, what allegations that the vice president's making against you is true. Yes, sir. Ang talagang mga buhay at talagang mga kababayan ang gumawa ng conclusion. Yes, Mr. Chair. And that makes it very sad because iyak na narito ang envelope. At least I know she's watching then. She probably be able to get the information. Umanda ka. Mr. Taba. Thank you, sir. Ano masasabi niyo dito mga kababayan sa bago na namang alak matubato na testigo post your comments below. Aside po pala kay Congressman Marcoleta mga kababayan ay may isa pa palang nag-anunsyo ngayon lang natatakbo sa pagka-senador sa 2025 na ipangtatapat natin dito sa slate ng administrasyon mga kababayan ni PBBM. At ito ay walang iba kundi si Doc Willie. Doc Willie ang mga kababayan na kahit pa'y mayroon siyang sakit ay disidido po siyang tatakbo. Kahit alam niya mga kababayan na mayroong mangyayaring hocus pocus. Mayroon dang magic sarap. Magic sa paparating na halalan mga kababayan. Dayaan, in short, ay disidido po raw siyang tumakbo kahit pa'y mayroon siyang sakit. Ito daw ang gusto niyang gawin mga kababayan. Bibigyan siya ng Panginoon ng milagro. Kung alam niyo lang, tatahimik na lang ako. Tahimik na lang ako, quiet war. Kung wala sabihin, alam ko na lahat ng pautot at kalokohan. My God. Tsaka tingin ko may magma-magic. Ayon sa mga kababayan ha, mga political analyst ay isa sa mga dark horses na posibleng manalo bilang senador sa 2025 na hindi pa ngayon nakikita sa mga surveys. Kahit po'y mayroong sakit mga kababayan ay willing po itong si Dr. Willie Ong na magtabaho bilang senador. At sa tingin natin mga kababayan, ay maganda po ang takbo ng kanyang treatment sa kanyang sarcoma doon sa Singapore. Ang mga taong ito po mga kababayan ay siyang mga worth it na ikakampanya natin. At ang sabi ni Dr. Willie Ong, ay wala po raw siyang gagastusin kaya tulong-tulong po tayo mga kababayan para ikampanya itong si Doc Willie. Nang sa gayon, ay at least isa, sure na isa sa mga administrasyon mga kababayan na mga senador ang hindi makakapasok sa top 12.
sa tingin po natin kasi ay malakas ang laban nitong si Doc Willie at aabot pa siya ng lampas na May or June next year kahit pa ay maroon siyang sarcoma. Ang mangyayari po kasi mga kababayan na although sinasabi na niya mga kababayan na tanggap niya na posible siya mamatay ay kapag mananalo ito si Doc Willie Ong mga kababayan at nakapanumpa na siya bilang senador at sana hindi mangyari na bigla siyang mawala sa mundong ito mga kababayan at naging senador na siya ay hindi na siya mapapalitan. Yung number 13 hindi na pwede pumalit sa kanya. Ibig sabihin magiging bakante po ang kanyang pwesto mga kababayan at mag-aantay pa ng susunod na eleksyon para ma-fill yung posisyon. Ibig sabihin sa halip na 12 senators sa susunod na halalan, 13 sa 2028, 13 na senador. Yan ay kung sa senaryong huwag sanang mangyari na mawala si Doc Willie bago matapos ang kanyang termino. Pero sa tingin natin, hahaba ang buhay nitong si Doc Willie dahil maraming nagdadasal para sa kanya. Panoorin po natin ha. Pero bago po yan, pasalamatan po natin itong mga generous po nating mga viewers, mga kababayan. Lalong-lalo na itong si Ma'am Edna Sedano at si Kitty Chan Gonzalez 515. Thank you po sa inyong generosity. More blessings po sa inyo. Narito po ang sinabi ni Doc Willie. Kukwento ko na rin sa inyo, announce ko na rin naman, yung mga umabot sa dulo, magpa-file po ako for senator. Go, Doc Willie. I'll be filing for senator sa October 2, Wednesday. Nagawa ko na yung papeles. 2 days from now. Notarize ko na. Si Doc Lisa, nasa airplane na ngayon. And na-miss ko na nga si Doc Lisa, kawawa naman. Kawawa naman yung babaeng yun. Yun ang kasalan niya ako. Oh my God. Oh, hindi naman. So much suffering for her. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, hindi naman daw yung namatay ang nakakaawa mga kababayan. Dahil kapag mamatay kayo, wala na o wala ka lang mararamdaman. Ang kawawa po daw mga kababayan ay yung mga naiwan. Baka hindi ko mabawi this life yung mga utang ko sa kanya. Tama na. Erase. Lalapag yung airplane. At magpa-file. Siya magpa-file lang sa akin, pero ako tatakbo. Okay? At in case po mga kababayan na, in case, huwag sanang mangyari, na mawala si Doc Willie bago ang eleksyon, pwede po siyang i-substitute ng kanyang asawa na si Doc Lisa. Kaya iboboto rin natin mga kababayan. Takbo tayo, papakita natin tunay ang Diyos. This time, we're gonna win it! Gagastusin natin, wala. Zero! 500,000 lang, wala. Walang pera, wala. Kahit kaninong taipan, huwag kayo magbigay kahit piso. Hindi ko kailangan. Kaya kailangan po tayo na mismo mga kababayan ang mga hangapan niya para sa kanya. Okay? Hindi tayo magpapa-under kahit kanino. Pero first miracle, I have to get well. Second miracle, mananalo tayo ng walang pera. Pag hindi nanalo, sorry. Pero I'll give it my best shot. Ito ang David versus Goliath talaga. Correct. Yung 500,000, kung bakit 500,000? Siyempre, kailangan magbayad ng airplane. Kailangan magbayad ng hotel. Diba, yun naman minimum. Lalabanan natin yung mga billion. Lalabanan natin yung mainstream. Lalabanan natin yung malakas sa mga surveys. Oh my God. Malakas daw di umano dahil hawak nila ang mga survey firm. Surveys. Kung alam nyo lang. Tatahimik na lang ako. Quiet. Sino? Na lahat ng pautot at kaloko. Oh, pautot! Baho ng pautot nyo, ha? Pautot daw, sabi ni Doc Willie. My God, I hate drugs. Quiet mo na. Relax. At the right time. They will know. Pakibulong na lang, Doc Willie. Mahirap. Mahirap. Pero I'll do it the cleanest way. Dapat ganito, no? Clean. Connected kahit kanin. Hindi tayo admin, hindi tayo Duterte, hindi tayo opposition. Wala lang. Ako hindi lang dilaw. This is me. No one else. Me and God straight. If they help me, okay. Pag ganito ang mga attitude ng ating mga politiko, sana mga kababayan, no? Na walang pinagsisilbihang master, walang utang na loob kahit ninuman, at walang intensyong magnakaw at tumurap, buunlad tayo. Thank you. Pag hindi, thank you. Wala. Wala akong utang, wala akong hinihingi. Gusto ko ba tumulong? Why not? Diba? Walang kapalit.
walang kapalit. Total, talo na naman ako eh. What have I got to lose? What have I got to lose? Sa mga mananalo ka! Hindi. Pagbigyan nyo na naman si Doc. Alam niya ito mission niya sa ano. Huwag naman kayo magmamarunong. Kayo pa mas marunong. Yung buhay niyo, hindi ko naman pinapakailaman. Eh. Kung... Ang dami kasing nagsasabi mga kababayan, eh, bakit namin iboboto? Mamamatay na yan. Sino may sabi, Diyos ba kayo na mamamatay yan? Habang humihinga, may pag-asa. Oh, kaya huwag po kayong mawala ng pag-asa, mga kababayan. At kung mawala man siya bago election, pwede siya i-replace ni Doc Lisa. Kung paaral mo sa anak mo, okay naman sa akin eh. Eh, feeling niya yun, ang mission niya, tulungan kayo eh. Pagbigyan mo na. Gusto niya maging martyr eh. Pagbigyan mo. Diba? So, I think the religious groups, sa mga Catholic priests, sa mga madre na hindi nagalit sa akin, nagalit dati. Bakit nagalit ang mga madre sa kanya? Hindi ako pinapalala. Ano bang nangyari? Enough is enough. And baka yung mga madring mga realista, no, sila manang sa san. Sa ating mga kababayang Muslim, ako ang babait lahat. Thank you. Yun lang yes po, mga babait so, po. Sana po, announce ko lang. Sokmed lang tayo. Wala ako hihingiin. Don't worry, Doc Willie. Magbo-volunteer kami na mangangampanya para sa iyo. This will be the first campaign na ganito. Kung may tutulong, thank you. Alam ko naman walang tutulong kasi pera-pera sa Pilipinas. Meron, Doc Willie, kami na dito sa social media. Ito na lang ang tulong namin. Lahat ng aming kakilala, sasabihan namin na iboto nyo naman si Doc Willie o si Marcoleta. Basta yung mga slate ni Marcos, 0 votes! Yan ang importante. Eh, diba? Pero tignan natin. Pag overwhelming kasi ang vote, hindi nila kaya dayain. See? Pati si Doc Willie, mga kababayan, alam na may dayaan na mangyayari. Saka tingin ko may magma-magic. Habol magic ko lang naman sarap. Number 12. Oh. Singit na lang ako. Oh. Ong Doc Willie. Doc Willie, oh. Ganun lang. That's just simple. Ong. Lalabas lang. Sasabihin naman nila na in-check yan. In-check ba yan? Mukha bang in-check sa Doc Willie? Ang pilyado lang ng in-check, pero Pinoy na Pinoy yan, mga kababayan. Tatapanin nila yan. Eh, sabihin nila. Sabihin nila ang gusto nila sabihin. Basta trabaho ko, kita nyo naman habang buhay para sa Pilipino, para sa inyo. At kung ano man ginawa ko noon, wala akong alam na ginawa kong masama, puro lang ang ibang tao gumagawa ng masama. Tulong. In-ending ko naman ng maayos eh. Kung 1 week na lang ang buhay ko, di yun na lang. O mabot ako ng May, baka manalo pa tayo. O bang gumaling ako. Aabot ka, Doc Willie. O ipagdadasal namin, Doc Willie. O matapos ko. Hahaba pa ang buhay mo. Oos, diba? Pero hindi ako magpapabay. Hindi ko susundin yung style ng iba kasi wala eh. Walang pinuntahan ng style ng iba eh. Lubog ang bansa. Correct. Hindi nyo alam gano'ng kalubog ang bansa natin. Alam namin. Kailangan natin mga liquid new style. Kailangan natin ng bago. Hindi na pwede yung mga old style. Oh, sabi, bagong Pilipinas. Tapos, tatakbo, the same pa rin. Smiyo. Same faces. Naandar nga sa kanila eh. Hindi umunlad ang bansa. Lalo pang nadapa. Hindi na pwede. So, I'm just giving people a chance. Yun lang po. So I thank everyone. Salamat sa lahat. Wala akong galit kahit kanino. Salamat sa admin. Salamat sa mga Duterte. Pati mga bashers, Doc Willie, dapat patawarin mo na. Salamat sa mga opposition. Kaibigan ko naman lahat. Di ko naman kayo gagalawin. Basta yung akin lang. Ayusin ko yung akin. Yun lang ang gusto kong ayusin. So thank you so much. God bless po. God bless. Sana po maintindihan niyo yung gusto kong gawin. Bakit kailangan? Kasi hindi ako masaya. Kung mabubuhay lang ako para kumain sa hotel, wag na lang. Kayo na lang. O, magbukbang na lang kayo kumain. Useless life. Ay, useless life. Sayang lang. Pabigat lang sa mundo. Kung isang tao, mabubuhay lang pansarili, magnanakaw pa. Correct. Nanakaw pa yung mga ibang politiko. Sabihin ni God, istorbo ka eh. Huwag ka na lang dyan mabuhay. Huwag ka mag-alala, Doc Willie, dahil ipiprito yan sa dagat-dagatang apoy. Ikaw, Doc Willie, doon ka sa peace place. Pero itong mga politiko ngayon, mga kababayan, maliligo yan sa dagat-dagatang apoy in afterlife. So, pipiliin ni God yung matitino na mga medyo mababait na iaangat yung bansa.
Iaangat eh. Yun ang habol natin. God bless. Lalo sa kabataan. Thank you. Thank you. Thank you. Huwag kang mag-alala, Doc Willie. Suportado ka namin. Magbo-voluntaryo kami. Ano pong masasabi niyo dito mga kababayan na tatakbo na si Doc Willie sa Senado? Post your comments below. Ang hiling lamang ng lahat ay ang ikabubuti ng ating bansa. At kung ang mga namumuno ay mga tiwali, ay talagang hindi uunlad at uusad pa ang bansang Pilipinas. At hanggang dito na lamang ang ating video. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa mga balitang aming inihahain. At netizens, huwag kakalimutang mag-like at mag-share. At kung bago ka pa lamang, ay mag-subscribe ka na upang maging updated sa mga susunod pang mga ulat. Ang inyo ring mga saloobin at mga reaksyon ay bukas lamang para sa atin ding pagnilay-nilayan. At sa susunod muli.